Kailangan nyo ba ng payong legal para sa inyong mga sumbong? Ano po kaya ang pwede kong gawin sa mga umutang sa akin? May git isang taon na pong hindi nagbabayad? Wala kayong usapan na aampunin niya? Wala po. Tapos ngayon, hinihingan ka na ng 150,000 pesos? Opo. Ano po ba ang dapat gawin sa abusive partner? Kung lasing, nagwawala, nambubugbog? Wala yung face mask, box lang ang dumating. Dito sa Sumbungan ng Bayan, sagot namin ang serbisyong totoo sa inyong mga reklamo. Illegal po kung maniningil siya. Parang humihingi ng ransom, no? Pwede siya magdemanda, no? Either for specific performance with damages or pwede niya na rin ipa-cancel yung kontrata. Kung napilitan lang siyang magpakasal, meron siyang 4 na taon para magsabing, pilitan lang po, may nakatutok na baril. Nag-i-issue lang ng warrant of arrest if nakatanggap ka ng summons at hindi ka sumipot, doon ka lang may issuean ng warrant. Bawal maglabas ng pondo ng gobyerno para sa pribadong pagpapagawa. Sa criminal law, pag tumakbo isang period of time, minsan hindi ka na pwedeng magdemanda, prescriptive period tawag doon. Sa batas natin, kailangan talagang magsustento pa. Yung iba wala nang pasustento pero ang gaganda pa ng mga kotse, no? Napaka-irresponsable. Mga irresponsableng mga lalaki. Ako po si Oscar Oida. Samahan niyo ako tuwing Sabado alas 4:30 ng hapon sa Sumbungan ng Bayan, Libreng Payo Online. Alright, magandang hapon mga kapuso. Narito po tayo ngayon sa FB Live para sa sharing ng Sumbungan ng Bayan, Libreng Payo Online. Ayan. So, unang Sabado ng 2023. Kamusta ang unang work week ninyo mga kapuso? Ang buwan na manong pag-uusapan natin ngayong hapon ay tungkol sa pera at relasyon. Paano nga ba dapat hinahati ang gastusin sa pagitan ng magjowa? May ganun ba? At kapag nag-break na, may habol pa ba sa mga karelasyon para mabayaran ang mga utang? Yan. Yan ang aalamin natin dahil ganyan ang inireklamo ni Jenny. Di po niya tunay na pangalan, ang ex-boyfriend niya kasing naoperahan, ayaw na bayaran sa kanya ang hospital bill na aabot sa 30,000 piso. Nagpadala na raw siya ng demand letter pero deadma lang si ex. Doble dagok pa nang malaman niyang pamilyado na umano ang naging karelasyon. Ouch naman. Oo. Para sa buong detalye, ilalahad mismo ni Jenny ang kanyang sumbong. Magandang hapon sa iyo, Jenny, at welcome sa Sumbungan ng Bayan. Gandang hapon po, Oscar. Sir Oscar. Yan. Okay, Jenny, mamaya-maya lamang papakwento ko sa iyo, no? Kung ano yung nangyari sa iyo. At para naman pakinggan yung ikikwento mo at pangunahan ang libreng payong legal ngayong hapon, makakasama natin ang batikang abogado at suki ng Sumbungan ng Bayan na si Attorney Conrad Liaño. Welcome back, Attorney Conrad. Hello, Oscar. Good afternoon. Happy New Year, Jenny. Good afternoon. Thanks to be back here. Ayan. Okay. Jenny, ngayong andyan na si Attorney Conrad, no, at ready ng pakinggan ang iyong sumbong, tatanungin muna kita ng konti, no, gaano ba katagal kayo nung ex-boyfriend mo bago kayo kamo naghiwalay? Umabot kami, Sir Oscar, ng 1 year mahigit. 1 year and 6 months. Tagal-tagal din, ha? At paano mo nalaman na kamo, niluloko ka, umano? Kasi, ano bang, sir, nakakarating kasi sa akin yung message nung ex-partner niya na sinisiraan niya ako sa social media. Sinasabihin kasi niya ako ng kung ano-ano. Nakarating sa akin, true friend din, sir, na yung pagpo-post. Kasi hindi ko siya friend eh. So nakakarating po sa akin yung mga ano. Inalam ko din kung totoo yun. Kasi inakusa sa niya akong kabit, mga aagaw, siya ang tunay na asawa. Which is hindi naman po kami kasal nung partner ko po dati. Oo. Just doon mo na lang nalaman. Opo, sir. As in, investigad ko din. As in, inalam ko din. Ako din. Inalam ko din kung totoo nga ba talaga nagkaayos sila. Kasi ang sabi niya sa akin, bago kami nagkakilala, bago ko siya tinanggap, sabi niya, hiwalay na sila in 5 years. So, in-accept ko siya. Inalam ko din. Pumunta din po ako sa bahay nila. Kinilala ko pamilya niya. Inalam ko din po. Kasi ayoko naman talaga makasira din ng pamilya. Sabi, hiwalay nga talaga. At hindi daw sila kasal. Kaya nagtataka ako, Sir Oscar, bakit ako napunta sa kabit? Samantalang sabi sa akin, isiwalay na sila. At hindi sila kasal. Which is, wala naman din akong
proof, sir, na kung kasal nga ba sila o hindi. Oh, ito. Paano naman ang nangyari, Jenny, at kinailangan mong bayaran ang kanyang hospital bill na umabot sa 30,000 pesos? Sir, kasi sir, na-operan kasi siya dahil na aksidente siya last 2022. Actually, ang disgusto niya is 2021. Okay. Tapos siya December, sir, bago matapos ang taon. Tapos nag-start kasi ako nagkaroon ng... Kaday nagkulang yung bill, babayaran niya. Lumaki kasi yung bill niya dahil naging komplikado yung operations niya. Mm-hmm. So, kung bill niya, eh, kulang yung pangbayad niya. Which is nag-guarantor ako dahil sa hospital din po kasi ako nagtatrabaho. Okay, so in short, ikaw ang nagpunan nung mga kukulangan niya. Yes, sir. Meron ba kayong usapan nung sinabi mo, sige, sasagutin ko muna ito, pero babalik mo, kalaunan. Meron bang ganon? Actually, alawers kasi siya eh, kung magkano yung naging balance niya sa hospital, kung magkano yung babayaran ko as guarantor. Oh, yes, sir. Eh. In-inform ko siya about dun sa lahat ng hospital bill niya. Una, sinabi ko, sige, dahil naiintindihan ko, di wala na siyang trabaho nun eh, hinto siya dahil nga sa aksidente, wala siyang trabaho. Sige, kung dahil wala ka pa nga trabaho, ako na muna ang sasagot lahat ng expenses mo during treatment, hanggang sa gumaling ka, ako muna. Tapos sir, dahil sinabi ko nga, dahil partner ko nga siya, sabi ko, sige, ako nagbabay, tuturuan kita, maging okay, ma-recover ka. Tapos yun nga, sir, parang kinalaon na din, nalaman ko, niloko nga niya ako. Sabi ko, mag-bayad ka na lang. Nag-start akong maningil sa kanya August eh, last year eh. Kasi natapos yung salary deductions ko hanggang August eh. Hindi niya ko pinapansin, sir. Parang wala talaga siya. Parang pinakiusapan ko pa siya. Nagmakaawa pa ako pati sa pamilya niya. Pinakiusapan ko na din, nakisuyo. Kasi alam nila eh, na nagbabayad talaga ako sa hospital eh. Nang... Yeah, wala, sir, eh. So, nakiusap. Tapos sabi niya, gusto niya akong makipag-ayos. Kasi ayoko na talaga, sir, eh. Kasi dahil nga, nalalaman ko, sinisiraan nga ako nung dati niyang partner, na may anak nga sila. Sabi ko, wag na, magbayad ka na lang. Ayaw niya magbayad, sir, eh. Ang gusto niya mag-ayos kami. Sabi ko, mag-aayos tayo. Bakit? Para maging kabit ako. Eh, ayoko nga nun. At nalaman din kasi ng panggulang ko na, na ganun nga yung nakakarating. Sinisiraan nga ako. Major. Okay. So, pero di ba, Kamo, nagpadala ka na rin ng demand letter sa kanya. Ano ang naging tugon niya rito? Wala. Wala siyang response. Kasi nakablock ako, sir, sa social media. So, hindi ko alam kung anong sagot niya. Pero may nakarating kasi sa akin na close friend niya, Doc. Ay, sir, ang sabi niya is wala daw siyang pakialam dun sa demand letter na pinadala ko last December. Okay. Okay, so ngayon, andito na, narinig ni Attorney Conrad lahat, no? Jenny, tatanungin naman natin si Attorney Conrad. Attorney Conrad, ano po ang masasabi niyo dito sa itinulog ni Jenny, no? Bago muna tayo dumako doon sa issue ng pera, eh tanungin ko muna Attorney Conrad, no? May pwede bang ikaso si Jenny sa ex-boyfriend niya na pamilyado na raw? Okay. As I understood it, ano, Oscar kanina kay Jenny, I think hindi niya yata na confirm yun, no? Tama ba yun, Jenny? Hindi yes. mo na confirm kung talagang kasal na yung naging ex-boyfriend mo. So hindi ka nakapag-request ng Senomar. Yes po, attorney. Wala akong na-request kasi parang nagtiwala na lang din ako sa sinabi ng pamilya niya, mismo siya din, sinabi niya sa akin, yung mga nasa paligid niya nun. Parang naniwala lang ako dun eh. Hindi ako naghanap ng proof na kung kasal nga ba kayo or hindi. Mm-hmm. So, hindi pa rin natin nakukumpirma yun, no? Yung bagay na yun. Hindi pa rin natin nakukumpirma kung yes, whether kasal nga o hindi. Ang alam mo lang, may anak. Opo, alam ko may anak sila. Mm-hmm. Okay, pero pag ganyan, hindi kumpirmado. O, sige, sabihin natin, given, may asawa na pala talaga. Yung kanyang inakalang single na boyfriend, ang lumalabas na isa pa sa aggrieved party dito, yung misis ng karelasyon ni Jenny, di ba, attorney? Yes, tama yon, Oscar, no? So pareho sila ni Jenny, pati yung asawa noong naging ex-boyfriend niya, pwede silang parehong magreklamo for violation of violence against women and children, no? Yung VAWC, that's Republic Act number 9262.
So okay, yung parehong kaso ni Jenny, pati na yung, let's say lang, no, talagang may asawa, yung ex-boyfriend ni Jenny, would fall under yung psychological violence. Because on the part ng asawa nung ex-boyfriend ni Jenny, that would fall under marital infidelity. So nagloko yung lalaki. Mm-hmm. On the part naman ni Jenny, that may fall under public ridicule or humiliation. Kasi nababansagan na siyang kabit. Nababansagan na siyang umreker. So on that aspect, pwede siyang sampahan ng kasong violence against women and children for psychological violence. Kasi yung trauma na ibinigay sa both parties, yung kahihiyan, eh something na dapat pagbayaran ng lalaki. Okay. Attorney Conrad, yan ay kung talagang kasal nga. And if ever, pareho silang pwede magsampa ng kaso, pag nagsampa ng kaso yung tunay na misis, given nga, kunwari na, na siya yung tunay na misis, hindi ba sasabit si Jenny doon, pwede bang excuse na hindi niya talaga alam na pamilyado yung lalaki? Okay. Sa kaso kasi ni Jenny Oscar, ang posible lang na maikaso laban sa kanya at yun sa ex-boyfriend niya is yung kasong concubinage. That is, yun yung pakikiapid ng lalaking may asawa, no? Pero sa batas kasi natin, medyo may kondisyon yung batas para makasuhan mo siya ng concubinage. Ang kaibahan niya kasi sa adultery, yung adultery, once na nagloko si Mrs., yung act lang ng pagluloko niya is sufficient na for Mrs. to be charged of adultery. Pero sa concubinage, hindi ganun kadali. Ang requirement ng batas, kinikailangan is itinira nung lalaki yung kabit niyang babae doon sa conjugal house nila. Ibig sabihin, bukod doon sa asawa niya, doon din itinira yung kabit niya. Number two, kinikailangan yung relation nung kabit at saka noong asawang lalaki must be scandalous. Dito sa kaso ni Jenny, we did not hear anything scandalous doon sa pagsasama nila. Unless there is a scandalous circumstance that may merit the filing of concubinage, that is the only time na pwedeng sumabit si Jenny dito. Pero sa ngayon, mukhang hindi naman, no? Mukhang hindi naman. So, okay. As for Jenny, whether alam niya kung may asawa yung lalaki or sa wala, as long as hindi naging scandalous yung pagsasama nila or hindi itinira si Jenny doon sa conjugal house noong lalaki at noong lawful wife niya, hindi pwedeng charge si Jenny dito ng concubinage. Okay. At ito na, Attorney Conrad, no, dahil nalaman na nga ni Jenny na niloloko lang umano siya nung lalaki, nauwi sila sa breakup, sa madaling sabi, no? At ngayon, hinahabol niya ngayon ang binayaran niyang hospital bill noong sa pagpapagamot ng kanyang ex, no? Meron ba tayong batas na naglalahad ng karapatan, no? O hatian, may hatian ba sa magkasintahan pagdating sa pagbabayad ng kung ano-ano mga bills? Okay. Ang unang tanong ko dito, Oscar, Jenny, kayo ba ay nagsama nung ex-boyfriend mo? Hindi po, sir. Hindi sa attorney. Never kami nagsama, attorney. As in, okay, so hindi kayo. Boyfriend lang talaga. Okay, yung simpleng nagdi-date lang kayo, no? Nakikita araw-araw or from time to time, pero hindi nakatira sa isang bahay. Okay. Unfortunately, Oscar, under our family code, yung ganitong hatian ng properties applies only for partners who cohabit themselves or introduce themselves as husbands and wife. Pero kung ganito na hindi naman pala sila nagsama una bes, apparently there is no such provision to that effect, no. So kung ano man yung naitulong, wala silang pwedeng term na maging hatian. Unless let's say hindi man sila nagsasama, let's say bumili sila ng property, let's say kotse, pwede nating i-apply suppletorily, no? Ibig sabihin, pwede nating i-apply by analogy yung provisions ng family code. Ano ang nakasaad sa family code? Pwede nilang i-determine yung shares nila through actual contribution, kung magkano yung talagang nailabas ng bawat isa. So halimbawa, nakabili sila ng isang kotse sa halagang 100,000, si Jenny ay naglabas ng 70,000,
ang kanyang ex-boyfriend ay 30,000. So ang kanilang magiging hatian is up to the extent ng kanilang actual contribution. Pero kung ganitong sa mga expenses, gaya ng hospital expenses, walang sinasaad yung batas kung papaano ang magiging obligasyon nila. Kasi sa family code natin, ang may obligasyon lang to talaga to support one another are husbands and wife. Pero pagdating sa mga non-cohabiting parties, walang nakasaad doon. So kung ano man yung naitulong ni Jenny doon sa ex-boyfriend niya, that is actually willingly and voluntarily niyang ginawa. Pero dapat bayaran ng ex-boyfriend niya kasi hindi naman sila talaga nagsasama. At yung pera ni Jenny na inilabas ay sarili niyang pera lamang. Hindi, walang karapatan doon, walang kahati doon yung naging ex-boyfriend niya. So in which case, pwede magsampa si Jenny ng small claims. No? So magsa-small claims si Jenny because yung amount involves only 30,000 pesos. Ayun. So Jenny, linawin lang natin, Jenny, no? Naging malinaw naman dun sa ex mo na ikaw, pinunan mo ito, inabunuhan mo to pero babayaran niya. Malinaw sa kanya yun, di ba? Alam niya talaga yan, Sir Oscar, na kung magkano, kasi Sir Oscar, hindi pa kasi, yung meron pa kasi siyang expenses na bukod sa hospital din, meron din pa dito sa pagpapacheckup niya. Ako din nagabuna. It's our teacher. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya magbayad. In-explain ko kung paano nangyari yun, kung paano siya. Kasi aware siya, okay. Ay, aware siya, sir, eh. Kung ano yung mga binayaran ko sa kanya. During hospital's, ano niya, days niyan. Kaya na, hindi ko alam kung anong gagawin ko, paano ang kaso gagawin ko sa kanya. Kasi napakiusapan ko na siya ilang beses ni. Nagpasa pa ako, nag-send pa ako ng demand letter. Ang masakit kasi doon yung sabihan kanya na wala akong pakialam sa'yo, manigas ka after nung mga nagawa ko sa kanya. May ganun pala. Makasingit lang ako, Oscar, no? Go ahead. Go ahead. Jenny, ikaw ba'y may mga pinanghahawakang resibo? Yes. O yes, mga proofs na ikaw ang talagang nagbayad? Yes, attorney. Meron ako noon mga bills niya, yung copy niya sa hospital. Meron ako yung copy na ako yung naging guarantor. Meron po. Okay, good. Actually, Oscar, na-browse ko yung naging demand letter ni Jenny, no? Apparently, Jenny, doon sa demand letter mo, mukhang kinikailangan nating ulitin. Kasi yung demand letter mo, walang nakasaad kung ilang araw ang ibinibigay mo sa ex-boyfriend mo para magbayad. Kaya kinikailangan yun sa demand letter. Bibigyan mo siya ng specific time within which to pay. Palugit. Yes, nakita ko kasi yung demand letter mo, yun ang naging kulang doon. So, maaaring kinikailangang ulitin iyon. Okay. So, kung magsasend ulit, kasi nagpunta po ko sa barangay para magkaso sa kanya ng bladder. So, magsasend na lang ulit po ako after bago po ang hearing namin kasi may hearing kami next week. Wala pa pong schedule. Yes, oo. Magsasend na lang ulit po ako. Yes, at saka tama yung ginawa mo. Inirefer mo yung kaso sa barangay kasi kung kayo ay nakatira sa iisang lugar, halimbawa kung pareho kayong taga Quezon City, kinikailangan idulog mo yan sa barangay kung saan nakatira yung ex-boyfriend mo. So kung halimbawa sa barangay A ka nakatira, ang ex-boyfriend mo sa barangay B, kinikailangan idulog mo yan sa barangay B para ipatawag yung ex-boyfriend mo para sa pagkakasunduin kayo ng barangay. In the event na hindi kayo magkasundo, i-issuehan ka ng certificate to file action. Yan ang magiging lisensya mo para magsampa ng small claims. Okay po. Yun nga din po yung nakausap ko pong, pumunta kasi ako municipal, binigyan din po nila ang advice na ganun nga yung gagawin. Which is medyo worry po ako, attorney, kasi ngayon magulan ni Islo po doon sa lugar nila, sa barangay nila. Kaya nag-request po ako kung pwede po ba pag during hearing is wala yung magulang niya. Kasi dahil lupon nga eh, baka mamaya po balik na rin po ko or kasi dahil anak nga po nila yung kinakasuhan ko po. Pwede naman daw po pala. Kasi yun yung worries ko, attorney, yung pumunta sa lugar. Kasi malayo po yung lugar nila sa lugar namin eh, magkalayo po talaga kami. Yung worries ko kung baka iharap po sa amin yung lupon niya. Hindi naman po mangyayari, attorney, yun, no? Kung sakali. Hindi naman kasi... Kasi ang mga lupon members, they cannot handle yung mga ganitong complaints kung by conflict of interest. So dapat talaga, ibang lupon members ang hahawak ng ganitong mga complaints. Okay. Ayan. Attorney, sobrang worries ko yun eh. At least maganda yung mga naging unang hakbang mo, no, Jenny, no?
at least yung mga initial na naging move mo para maka-claim, eh yan, at kahit pa paano gumugulong, may mga suggest lang si attorney na mga kailangan mong ayusin at malaki may tutulong yan sa'yo. Okay, attorney, maano lang ako, no? Eh kasi di ba nga, naging magkarelasyon niya si Jenny tsaka yung kanyang ex-boyfriend. Eh syempre, alam naman natin yung sitwasyon pag nagmamahalan. What's mine is yours, di ba? Parang ganyan, attorney Conrad. Pwede bang i-argue yung lalaki na yon na, hindi naman utang yun. Nung binigay niya nun, out of love yun eh. Pwede bang i-argue? Kasi parang ayaw magbayad ng lalaki. Pwede bang i-argue yun? Nung time na yon, kusa niyang ibinigay yun, out of love, at hindi yun utang. Dahil okay, nagmamahalan kami. Parang ganon. Unfortunately, Oscar, hindi magagawa nung ex-boyfriend ni Jenny yun dito. No? Kasi unang-una, si Jenny ay tumayo bilang isang guarantor. Mm-hmm. Doon sa pagbabayad ng utang ni nung ex-boyfriend niya, no? At sinasaad sa ating civil code na kung sakaling ang guarantor ay babayaran ang pagkakautang na hindi nabayaran ng original na may utang, ang guarantor ay masusubrogate. Ibig sabihin, lahat ng karapatan ng original na nagpautang ay malilitat doon kay Jenny. Kasama yung paniningil doon sa naging ex-boyfriend niya. So yan, ang tawag po natin dyan ay subrogation of rights. Nasusubrogate si Jenny doon sa original na karapatan noong nagpautang, kasama na doon yung paniningil. So hindi magagamit, Oscar, noong ex-boyfriend ni Jenny yung love. Pero yun nga lang, ang masakit sa atin, Oscar, kung sino pa minsan ang nagmagandang loob, karaniwan siya pa yung napapasama, siya pa yung napag-iiwanan. Kung sino pang tinulungan siya pang galit, no? Parang ganyan yung nangyayari sa atin, madalas ganyan. Ayan, at yun nga masaklap dyan, no? Guarantor ka, ikaw na ang tumulong, ikaw pa ngayon ang obligado. Di ba? Obligado si Jenny na habulin yung lalaki, no? Yes. Sabihin, obligasyon niya yun. Okay, Jenny, narinig mo lahat ng mga paliwanag ni Attorney Conrad. Nakatulong ba ito? At kung meron ka pang gustong itanong, go ahead. Andiyan pa si Attorney Conrad. Jenny. Sir, Attorney, pwede ba akong makingi ng sample kung sakali? Magsasend kasi ulit ako ng demand letter, tama po ba? Kasi hindi ako naglagay ng date doon Mabibigyan kaya ako ng sample ng Attorney? Actually, kailangan mo lang namang idagdag. I think yung naging demand letter mo is two paragraphs. Doon lang sa third paragraph, ilagay mo lang na I am giving you a period of, let's say, 5 days from receipt of this letter to pay. So, as simple as that. Kasi pagka wala kang period na ininalagay kung kailan magbabayad, yung tumanggap noon, hindi talaga magbabayad kasi wala ka namang nakalagay na palugit doon . So lalagyan mo lang noon na I am giving you a period of 5 days, so I am giving you 5 days from receipt to pay. So as simple as that would be. Tsaka attorney, tama ba 'yon, yung time, yun ang nagsisilbing time stamp, 'di ba? Yung palugit na 'yon. Kailangan doon makikita ng korte, pagbabasihan ng korte kung lumagpas-lagpas na nga ba yung sinisingil mo, doon sa palugit na ibinigay mo. Yes, kasi hanggat wala kang palugit na binibigay, hindi madidetermine ng korte kung yung ex-boyfriend mo ba ay ang kanyang utang ay due na, no? Kung lagpas na doon sa taning na ibinigay mo. So kailangan bibigyan mo ng palugit. Jenny, matanong kita, meron ka bang mensahe? Baka nakikinig yung ex mo. May mensahe ka ba dito? Ang mensahe ko lang sa kanya, Sir Oscar, huwag mo na akong pahirapan sa paniningil at ayoko sanang, kasi sir, may nakakarating kasi sa akin na hindi magandang pinagsasabi niya dahil naniningil nga ako sa kanya. Sana tumigil na siya at magbayad na lang siya sa utang niya. Yun na lang. Huwag mo na sanang pahirapan pa, no? Yes, Ayan. With that, Jenny, sana nakatulong kahit paano sa iyo ang programa ng Sumbungan ng Bayan. At huwag mo nakakalimutan mga payo ni Attorney Conrad, ha? Okay, Jenny? Opo. Thank you po, Attorney Conrad. Thank you po. Thank you. Salamat, Oscar. Thank you po sa programa niya po. Thank you po. Malaking tulong po. Thank you. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Jenny. At Happy New Year sa iyo, no? Sana nga, mabawi mo yung pera mo, pinaghirapan mo, no? Hindi naman biro din talaga yan. Okay. So yun nga, napakasakit, no, Attorney Conrad, no? Ang pait talaga ng pag-ibig kuminsan. Masarap, pero
alam mo, kakambal ng pag-ibig yan, yung pagmamalasakit, yung pagbibigay. Yan, pero tama, tama yun. Pero pag hinamak mo, naaalala niyo yung utang mo, di ba? Oo, oo, tama pag, yun. Pag hindi mo trinato ng mabuti rin yung minahal mo dati, eh, bay yan, di mo, hindi ka makakahabulin, hahabulin ka niyan, no, Attorney Conrad. Ayan, pero ang pag-ibig parang big bang, masaya, pero pag bumang, masakit. Yon, masakit. Kaya ingat kayo sa mga bang niya ang pag-ibig na yan. No? Talaga. Hindi, talagang pinangangahalagan yan at hindi inaabuso. Diba? Hindi inaabuso. Pero yun nga, tama, kayo na nga tama. No? Kayo na nung binabasa ko nga yung programa natin ngayong araw. Eh, naano nga ako, nahiwagaan ako dahil doon sa tanong. Kasi ang alam ko nga, sa mag-asawa may ganyan. No? May mga batas sa hatian ng mga property, ng mga nabili. Meron din ba kahit papano sa magkasintahan? For as long as they are living together, parang gano'n, no? Parang, yes, oo. Nabubuhay silang parang mag-asawa. Parang mag-asawa, yes. Ang provision natin kasi, Oscar, ay nag-a-apply lamang talaga para sa mag-partners na nakatira sa iisang bahay. Hmm. Pero kung ganito na mga dating occasions lang yun nangyayari, nakikita after work, hinahatid, umuwi na rin sa kanya-kanyang bahay. Apparently, butas ang batas natin pagdating doon. Pero yun nga lang, gaya ng nasabi ko kanina, kung sakaling sila naman ay may binili, kahit hindi sila nagsasama no, sa iisang bahay, kung sakaling sila ay may ipinundar, pareho sila, pwede nating i-apply yung, by analogy, yung provision ng civil code para sa mga mag-partners na hindi mag-asawa pero nagkukohabit. Yun yung actual contribution. Mm-hmm. Okay. Okay, bago lahat, Attorney Conrad, basahin lang natin yung mga komento ng ating mga viewers ngayong hapon. No? Tulad na itong kay Snowflakes Aynres. Sabi ni Snowflakes, ilista na yan sa tubig. Naku, saklap naman kung ilista na sa tubig yan. Okay, para kasi yes. No, isang kwento kasi ni Jenny, parang wala na, hindi na siya, dinededma na siya. Hindi na siya pinapansin. Mm-hmm. Siguro, sabi naman ni Shin Shaudi, watching from Pangasinan. Ah, sinasabi lang niya, watching from Pangasinan. Si Otto Ilera, sabi, watching from Macau, China. Man, layo ah. Ayan. Si Sunshine, sabi, mahirap tumulong, lalo na pera involved. Ayan, totoo talaga. Kaya nga, di ba, attorney, lagi natin sinasabi yan, pag papautang ka, lalo na kakilala, kaibigan mo, no? Kaibigan mo, pautang mo lang yung kaya mo ng pakawalan. Diba? Yes. Kahit na maliit lang 'yan, pakawala mo, 'di ba? Kasi ano, yung kaibigan mo 'yan eh, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Mm-hmm. Baka dumating yung panahon na hindi talaga magbayad 'yan, eh masisira yung friendship niyo. Ang tanong, kaya mo na bang i-give up yung friendship na 'yon? So, kung magpapayo lang naman ito, nating wala sa legal 'tong aspeto, kung magpapautang kaya mo nang pakawalan para in case man lang hindi ka mabayaran, tanggap mo pa. Kasi kung magpapauto ka na sobra-sobra, yung ikalulugmok mo din, no? Mamaya, di ba, yung pampagawa ng bahay, pampakasal, ipinautang mo, at hindi na bayaran, nasira pa yung buhay mo. Eh, talagang magkakasiraan kayo ng relasyon niya. Talagang, Ang nakikita akong karaniwang nagiging problema dito, Oscar, is lalo na kung halimbawa sa kamag-anak, sa kaibigan, sa minamahal, limbawa ito, boyfriend, girlfriend pa lamang, minsan kasi ang tumatalo sa atin is yung salitang hiya. Nahihiya tayo. So pagka ganito, mga kapuso, huwag kayong mahihiya na kung sakaling may humihiram sa inyo ng pera, lalo't higit, pinaghirapan nyo yun, huwag po kayong mahihiyang manghingi ng collateral. Kasi yan ang sasagot kung sakaling hindi nila nabayaran yun. Ang karaniwan kasi, Oscar, sa atin, kung sino yung nagpautang, siya pa yung nahihiya. At yung umutang, siya pa yung walang hiya. So, sa mga ganitong pagkakataon, karapatan nyo po iyan, pera nyo po iyan, pinaghirapan nyo po iyan, humingi kayo ng seguridad. Kasi yung seguridad na yon, yun ang sasagot kung sakaling hindi po nila mababayaran yung utang nila sa inyo. Tsaka ako palagi kong pinapaalala sa sarili ko, attorney, pagdating sa bagay na yan. No? Kahit anuman man estado ko sa buhay, nasa taas man ako sa ibaba, hindi obligasyon nino man na tulungan ako. Hindi obligasyon nino man. Bawat isa sa atin may sariling buhay, may sariling mga problema, struggles, pangangailangan, no? At kakayanan, 'di ba? Kakayanan na buhayin ang sarili, ang mga mahal mo sa buhay.
Kung yes, someday, wag naman sana, dumating yung panahon na nangangailangan tayo at mapilitan tayo humingi ng tulong sa ating kapwa, lagi po nating isipin na hindi nila obligasyon na tulungan tayo. Yung pag hindi tayo natulungan, eh magtatanim tayo ng sama ng loob. Wag na wag po, no? Wag na wag po. Kung tayo ay tutulungan, pasalamat tayo. Pero kung hindi, baka meron din sila mga pangangailangan sa buhay. Okay, so kung ano man dahilan nila for not helping, dahilan nila yon at karapatan nila yon. Mm-hmm. Hindi nila obligasyon yes. na tulungan tayo. Pakatatandaan po natin yan. Kasi ayun ang pinaka medyo na ano, no, nalulungkot ako eh, na sa pag-uugali natin, karamihan sa atin, parang pag hindi tayo natulungan, sumasama loob natin sa kapwa natin. Mm-hmm. Na hindi dapat. Correct. Hindi dapat talaga. Dahil wala silang obligasyon. Okay? Maayos na maging mabait ka sa kapwa mo. Eh, that's ideal, no? That's ideal. Pero tandaan natin, bawat isa sa atin meron sariling struggles, pangangailangan at challenges sa buhay. Eto, attorney, may mga question pa tayo dito, no? Galing kay Edil Mora. Ayan, Edgil Mora. Sabi ni Edgil Mora, Sir, paano po kaya pag 150K ayaw pa kami bayaran nung kinuhaan naming sanlang income? Paano po kaya yun? O, ito, attorney, ano naman itong sanlang income? Naririnig mo ba ito? Ang karaniwang naririnig ko, Oscar, is ano, sanlang ATM. Mm-hmm. Sinasanla nila yung ATM na natutuon yung sahod nila, no? So depende kasi dito, Oscar, sa ano nila, no, sa naging arrangement nila when they said sanlang income. So paano nila maisasanla yung income, no? So I can only assume dito yung ATM. ATM. Oo. Karaniwan dito, Oscar, pagka isinasanla mo yung ATM, binibigyan mo rin ng authority, no, yung karapatan, yung pinagsanlaan mo na i-access yung ATM mo. So ibinibigay mo sa kanya yung PIN code mo, tapos inaalaw mo doon sa sinanlaan mo na withdrawin na kung magkano yung magiging monthly arrears ninyo. So dito hindi ko alam kung paano ang arrangement, no, pero in any case, ganun din po, no, idulog ninyo sa barangay kung kayo ay nakatira sa iisang munisipalidad o isang lungsod, idulog ninyo sa barangay kung saan nakatira yung taong may pagkakautang sa inyo at padalhan ninyo ng demand letter. At dahil ito ay nag-i-involve ng 150,000, ito ay saklaw ng ating small claims. So sa small claims dito, Oscar, hindi kinikailangan ng abogado dito. So sila lang ang a-attend dito. Ayan, kasi kadalasan nga rin, attorney, nagiging problema ng mga kababayan natin, natatakot, no, pag maghahabol ng utang, nakukuha pa ako ng abogado, yung mga ganyan, no. Ayan, dyan pumapasok yung kahalagahan ng small claims, no, attorney, dahil hindi nila kailangan ng abogado na, no, na poproblemahin pambabayaran, no. Dahil alam naman natin, hindi rin biro mahayad sa abogado, lalo na kung abogado mo si attorney Conrad. Lalo mag si Atty. Conrad ang abogado mo, abay talagang, unless si Atty. Conrad nagpapa-pro bono. Ayan, di ba? So, importante yan. Walang problema dyan. Ayan, no, narinig niya, walang problema yan. O, attorney, ano ba natin dapat tandaan, no, sa mga, alam mo naman tayo, pag umibig, eh, wagas. Nakakalimutan ng lahat, no? Di ba, attorney, talagang sky's the limit sa paggastos pag in love, 'di ba? Ibibili lang kung ano-ano. 'Di ba? Kaya nauso yung mga bill mo ko doon. Kasi sa ganyan pag in love, eh talagang lahat binibigay. Anong gusto mong ipaalala sa mga kapuso natin? Ganyan kung magmahal, wagas, pero okay. Ano, pag napos ng ano eh ang bulsa butas, no? Ano masasabi mo diyan, attorney? Okay. Wala pong masamang magano, no, magmahal. Ang pagmamahal ay talagang regalo sa atin yan ng may taas. Pero lagi ho nating tatandaan na yung ating utak ay laging nasa taas ng ating puso. So ang puso ko ay nasa baba lamang, no, ang utak natin nasa taas. So lagi po nating iisipin na pagka ang isang bagay ay ginawa natin, may mga kaukulang consequences yan. Tanong ko doon, handa ba tayong harapin yung consequences na yun kung sakaling mangyayari in the future? Kung sakaling uubusin po ninyo ang inyong pera sa inyong mga partners, karapatan nyo po yan. Pero tatandaan nyo po, magtira kayo para sa inyong sarili. Kasi pag inubos nyo po iyan at iniwan kayo eventually, hindi naman po yung partner ninyo yung mahihirapan.
kayo rin kasi yun. Kayo yung nagbigay. So lagi pong tatandaan, magtitira kayo para sa inyong sarili. Yun. At higit sa lahat, higit po sa lahat, tama si Sir Oscar kanina, no? Hindi obligasyon ng bawat tao na tulungan tayo sa ating problema. Pero pagka tayo ay tinulungan, matuto po tayong tumanaw ng utang na loob. Ang utang ay binabayaran at hindi tinatanggap. Yun lamang po. Gusto at maraming salamat. Ayan, marami na naman tayong natutunan ngayong hapon mula kay Attorney Conrad. At with that, Attorney Conrad, magpapaalam na ako sa iyo at mumubati ng Happy New Year, no? Sa iyo at sa iyong pamilya. At maraming maraming salamat na magkasama pa tayong muli para matulungan natin yung mga kapuso nating naghahanap ng mga legal na kasagutan. Attorney Conrad, magandang hapon po sa inyo at maraming maraming salamat. Thank you, Oscar. Thank you. Okay, mga kapuso. At dyan po nagtatapos ang ating FB Live session ngayong hapon kasama ang batikang abogado at suki ng Sumuha ng Bayan na si Attorney Conrad Lianyo. Maraming maraming salamat po sa mga tumutok, mga nanood sa atin ngayong hapon. Ayan, batiin ko na rin mga nakikita ko ngayon si Oluwatabe Ade, si Jed Uy, watching from Quezon City. Yan, maraming salamat. Sino mga hindi ko nabanggit? Si Ems Remilin, watching from Israel. Si Roland Fernando Carlos, si Libby Hunter, ayan, dami mga, kung saan saan pala itong mga viewer natin, no? Si Emma Remeline, ayan, sabi niya, yun pong problema kapag utang na loob, mahirap bayaran. Oo, yan. Ayan, ipagdasal mo yan. Yung tunay na utang na loob, ano yan eh, utang mo yan sa tunay na nagmamalasakit din. Alam mo, yan yung mga tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Yan, yun yung mga ano. Pero yung pinautang ka o tinulungan ka at saghihintay ng kapalit, ayan, mahirap, no? Yan ang mahirap. Kaya talagang ano, hindi naman masamang tumanaw ng utang na loob eh. Pero tignan mo din kung ano, kung ano naman ang hinihingi sa yung kapalit, no? Pero yung utang, tama si attorney, no? Binabayaran yan. O, si Amy Olitaquil, watching from Taiwan. Ayan, magandang hapon sa inyo mga kapuso. Sa mga hindi po nabasa mga komento, may ibang pagkakataon pa po tayo, tumutok lang linggo-linggo sa aming libreng payong legal o di kayo direkta namang mag-message sa T-Shows, T-Shia Facebook page ng aming partner organization na Ideals Incorporated. Nagbibigay po sila ng free legal consultation. Magandang hapon, ako po si Oscar Oida. Happy New Year sa inyong lahat. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado para sa Sumbungan ng Bayan, Libreng Payo Online. Kailangan niyo ba ng payong legal para sa inyong mga sumbong? Ano po kaya ang pwede kong gawin sa mga umutang sa akin? May git isang taon na pong hindi nagbabayad? Wala kayong usapan na aampunin niya? Wala po. Tapos ngayon, hinihingan ka na ng 150,000 pesos? Opo. Ano po ba ang dapat gawin sa abusive partner? Kung lasing, nagwawala, nambubugbog? Wala yung face mask, box lang ang dumating. Dito sa Sumbungan ng Bayan, sagot namin ang serbisyong totoo sa inyong mga reklamo. Illegal po kung maniningil siya. Parang humihingi ng ransom, no? Pwede siya magdemanda, no? Either for specific performance with damages or pwede niya na rin ipa-cancel yung kontrata. Kung napilitan lang siyang magpakasal, meron siyang 4 na taon para magsabing, pilitan lang po, may nakatutok na baril. Nag-i-issue lang ng warrant of arrest if nakatanggap ka ng summons at hindi ka sumipot, doon ka lang may issue ng warrant. Bawal maglabas ng pondo ng gobyerno para sa pribadong pagpapagawa. Sa criminal law, pag tumakbo isang period of time, minsan hindi ka na pwedeng magdemanda. Prescriptive period tawag doon. Sa batas natin, kailangan talagang sustento pa. Yung iba wala nang pasustento pero ang gaganda pa ng mga kotse, no? Napaka-irresponsable. Mga irresponsableng mga lalaki. Ako po si Oscar Oida. Samahan niyo ako tuwing Sabado alas 4:30 ng hapon sa Sumbungan ng Bayan, Libreng Payo Online.